Lumax Park, kamusta kayo? Welcome back to my channel. At sabag natin ngayon, Max, para pag-uusapan po natin ng limang bagay na dapat ipagpasalamat na ginagawa ng lalaki sa iyo. At kung handa na kayong lahat, Max, para mag-start na po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na dapat ipagpasalamat na ginagawa ng lalaki sa iyo is ang pagmamalasakit niya sa pamilya mo. Yes, Max Spard, kapag ang isang lalaki ay may malasakit, may pagmamahal sa iyong pamilya, ay dapat mo yung ipagpasalamat kay Spard. Dahil sa totoo lang, karamihan ng magkakarelasyon ngayon ay hindi masyadong nagkakasundo yung sa bawat pamilya nila. Tulad na lang sa halimbawa sa mga biyanan-biyanan, di ba? Maraming ganyan. At yung ibang lalaki naman o ibang babae ay ang mahal lang nila yung partner nila. Pero yung pamilya ng partner nila ay para bang wala lang sa kanila. Pakisamang tama lang o medyo sabihin natin minsan nga may kaplastikan pa. Di ba? Eh, Kainspard, kahit ano pang ugali ng pamilya ng partner mo, eh talaga namang Kainspard, dapat mahalin mo yan. At dapat mahalin niya rin yung pamilya mo. Dahil yun ang tama. Ang alam niyo, ang turo sa akin ng mga matatanda. Diba? Yung mga mas matatanda sa akin, sumunod ng bata pa ako, na kapag ako daw ay nagmahal, dapat ang hindi lang yung babae ang mamahalin ko. Pati yung pamilya ng babae. Sapagkat yun ang tama. Diba, mga Kainspard? Kasi ang sinasabi ng iba, bakit sila ba papakasalan ko? Bakit sila ba yung makakasama ko? Bakit sila ba yung yung girlfriend ko? Sila ba yung missis ko? Kaya mali yung ganun. Kaya sana kapag ang isang lalaki pinapahalagahan ng pamilya mo, ay ipagpasalamat mo yan sa Diyos. Kaya inspired, ipagpasalamat mo rin yan sa kanya. Sapagkat nagmamalasakit siya sa pamilya mo, sa mga magulang at mga kapatid mo. Dahil ang iba ay walang pakialam. Kaya inspired, ang isang lalaking tunay na nagmamahal sa'yo ay talaga naman, yung tunay talaga ay mamahalin niya rin, papahalagahan niya rin ang mga taong mahal mo. Kaya pagpasalamat mo yan kay Spark sa Panginoong Diyos na binigyan ka ng isang lalaking mapagmahal, magaling, marunong makisama, marunong magpahalaga at may pagmamalasakit sa mga taong iba mo pang mahal kay Spark. At ang panong bagay kay Inspired na dapat ipagpasalamat na ginagawa ng lalaki sa iyo is ang pagiging caring niya sa iyo. Yes, Max Spard, kapag ang isang lalaki caring sa iyo, kay Inspired dapat mong ipagpasalamat yan, sapagkat kapag ang isang babae pumasok sa isang relasyon, kadalasan ang nakukuha ng isang lalaki ay halos walang pakialam dahil sa lalaki nga. Kaya blessing yan, biyaya yan ng Panginoon kapag nakatagpo ka ng isang lalaki o nagkaroon ka ng isang lalaking laging umaalala sa'yo, laging nag-aalala sa'yo, laging concerned sa kalagayan mo, lalaking iniisip ang sitwasyon mo, lalaking iniisip ang kalusugan mo, lalaking pinapahalagahan kung anong ginagawa mo, lalaking masuunahin ka kasi sarili niya, lalaking mamahalin ka ng lubusan at maging caring sa'yo, laging may care sa'yo. Kasi nga maswerte ka nga, yung ibang babae na parang binabaliwala ng partner nila eh. Maswerte ka dahil caring yung boyfriend mo sa'yo o yung mister mo sa'yo, sapagkat yung ibang babae, yung boyfriend ng mister nila ay parang binabaliwala sila, parang walang care sa kanila, parang walang pakialam at hindi sila inaalala. Kaya Inspired, maswerte ka pag ang partner mo ay caring sa'yo. Dapat mo yung ipagpasalamat sa Diyos at sa kanya rin siyempre ka Inspired. Dahil ulitin ko, biyaya yan ng Panginoon. Biyaya yan ka Inspired sa itaas. Kaya sana maging caring ka din sa kanya. Sana ingatan mo ang ganyang klaseng tao. Dahil kapag ang isang tao ay caring sa'yo, pinapahalagahan ka niyan. Kapag ang isang lalaki ay may care sa'yo, mahal ka niyan, kay Inspired. Lagi yung tatandaan yan, ang pagmamahal, laging may pakialam. Dahil kapag ang isang tao ay hindi ka mahal, baka nga tiisin ka na nga niyan eh. Pabayaan ka, baka baliwalain ka. Baka nga hindi na nga magparamdam sa'yo. Baka na hindi na nga, hindi ka na nga kamustahin eh. Baka nga hindi ka na nga kausapin eh. Kaya ipagpasalamat mo yan kapag ang lalaki ay caring sa'yo. Minsan nga, mas mahalaga pa yung kasiyahan mo, mas mahalaga pa yung
kalagayan mo kay sarili niya, inuuna ka pa nga niya, ipagpasalamat mo yan kay Inspire. Dahil may ganyang, nakatagpo ka ng ganyang klaseng lalaki. At sana kapag may ganyang klaseng lalaki ka sa buhay mo, ay talaga namang mahalin mo kay Inspire. At ang pangatlong bagay kay Inspire na dapat ipagpasalamat na ginagawa ng lalaki sa iyo is ang tunay at tapat na pagmamahal niya sa iyo. Yes, Max, pa dyan ang pangatlong bagay na dapat mong ipagpasalamat. Unang-una siyempre, lalo na sa Panginoon at siyempre sa Kanya pa rin, kay Inspire. Pag ang isang tao ay may tunay at tapat na pagmamahal sa iyo, dapat mo talagang ipagpasalamat yan. Alam nyo, isa yun sa pinaka sabihin nating bibihira na lang din. Totoo lang kay Inspire dahil sa mundo ngayon, para bang laro-laro na lang din yung pag-ibig sa kanila. Parang hindi na masyadong seryoso yung pagmamahal. Para bang hindi na ganun ka kahalaga, hindi tulad nung araw. Nung araw kasi, yung pag-ibig, talaga namang napakahalaga yan sa tao. Yung pagliligawan, talagang pinapahalagahan nila yung pagliligawan. Yung pagkasama, yung pagpapakasal, yung magkakaroon ng anak, panghabang buhay pa nga yan. Pero ngayon, para bang napapakamot ulo na lang talaga ako kay Spud dahil sa mga nangyayari. Yung iba nga, kakakasal pa lang ha. Ngayon sila kinasal, siguro mga ilang araw, naghiwalay na. Sabi natin yung iba nga, may nabalitaan na ako, ngayon kinasal, bukas naghiwalay. Anong klase yan? Diba kay Spud? O, isipin nyo. Tingnan nyo kung gano'n nakabulok ang sitwasyon ngayon sa mga relasyon-relasyon na yan. Kaya kapag ikaw ay nakatagpo ka ng isang lalaking tunay kang mamahalin, tapat kang mamahalin, kahit Spud, ipagpasalamat mo yan. Palagahan mo at mahalin mo rin siya. Ingatan mo talaga naman kay Inspired. Sana lang huwag kayong maghiwalay na dahil baka hindi ka na makatagpo ng ganyang klaseng lalaki. Hindi ko sinasabing imposible, pero mahirap na makahanap ng isang lalaking magmamahal sa'yo ng tunay at tapat. Siguro kaya yung ibang babae, kaya yung ibang Pilipina, yung ibang kababayan ko ayaw na sa Pinoy. Gusto na sa ibang lahi Mapansin ko lang kay Inspired. Siguro naunawaan ko kayo, siguro na lagi lang kinasasaktan sa mga Pinoy, di ba? Pero huwag lang mawala ng pag-asa. Hindi pa kasi nawawala lang ng pag-asa ang magmahal Ilang beses na kasi nasasaktan, ilang beses nang niloloko, lagi na lang umiiyak sa pag-ibig, lagi na lang nasasaktan, nalulungkot, nabibigo. Kay Spark, kahit ganyan ang sitwasyon, palagi niyong tatandaan na ang Diyos ay pag-ibig. Kung ang Diyos ay umiibig pa rin at walang katapusan pag-ibig niya, dapat ikaw din wala rin katapusan ng pag-asa mo pagdating sa pag-ibig. Naniniwala ako na laging merong pag-asa at hindi lahat ng sitwasyon sa buhay ng tao ay laging nasa ibaba at laging bigo. Magtatagumpay ka din sa kung anong bagay na gusto mo, tulad nilang sa relasyon na sa pag-ibig. Nakakatagpo ka rin ng lalaking magmamahal sa'yo ng tunay at tapat. Kapag nakatagpo ka lang ganyan, kung meron kang ganyan ngayon sa buhay mo, ipagpasalamat mo yan kay Inspired. Sapagkat bibihira lang yan ang mga ganyang klaseng lalaki na ngayon sa panahon natin ngayon kay Inspired. At ang pang-apat na bagay kay Inspire na dapat ipagpasalamat na ginagawa ng lalaki sa iyo is ang pagtiis niya para sa iyo. Yes, Max, pa dyan ang pang-apat na bagay na talaga namang dapat mong ipagpasalamat. Dahil kay Inspire, kapag ang isang lalaki matiisin sa iyo sa maraming bagay, sa inyong relasyon, sa pag-uugali mo, at sa kung ano pa man kay Inspire sa pamilya mo, sa kung ano mang lagi niyong pinatalunan, ito ba sa mga pagkakaiba niyong dalawa? Sa mga pinagdaanan nyo, lahat yan tinitiis niya para sa ikabubuhay nyo, kung anumang trabaho niya, tinitiis niya yan. Dapat mong ipagpasalamat yan dahil matiisin siya. Alam nyo, pag ang partner nyo ay matiisin, napakaswerte mo. Totoo lang, kapag siya ay matyaga, kapag siya ay hindi sumusuko sa'yo, kapag siya ay sabihin nating kahit na nagtatalo kayo, nananatili pa rin siya sa'yo. Kahit nasabihin man natin mas maraming magaganda sa'yo, mas maraming mas mababait ang ugali sa'yo, kahit sabihin natin anumang problema nyo ay nagtitiis pa rin siya, nananatili pa rin siya sa'yo, mahal ka pa rin niya, at meron pa rin siyang plano o vision para sa inyong dalawa, pinapahalagahan ka pa rin niya, kay Inspired, maswerte ka, dapat mong ipagpasalamat yan. Dahil yung ibang lalaki, mainipin yung ibang lalaki, maarte yung ibang lalaki, walang pakialam yung ibang lalaki, hindi marunong magtiis, hindi marunong maghintay.
hindi marunong magtiyaga, sumusuko agad, at hindi nananatili sa isang relasyon. Kaya Spud, maswerte ka pag ang isang lalaki matiisin sa'yo. Lalong-lalo na siyempre, sa pag-uugali mo. Kung may ugali ka man na hindi maganda, alam mo naman yung sarili mo eh. Yung iba dyan sa inyo, aminin nyo. Diba eh, yung iba dyan, nga-under pa nga eh. Yung iba lang ah, sana hindi ka ganun. Yung iba dyan, bossy pa. Eh, bakit nananatili pa yung lalaki sa'yo? Dahil mahal ka niya. Dahil nagtitiis siya sa'yo. Kaya sana pahalagahan mo yan. Dahil hindi lahat ng lalaki ay kayang magtiis sa masamang sabihating sa medyo malditang ugali. Hindi lahat ng lalaki kayang magtiis sa isang relasyon na toxic. Hindi lahat ng lalaki kayang magtiis sa pamilya ng babae. Hindi lahat ng lalaki kayang magtiis sa ibang bansa para magtrabaho para sa'yo. Hindi lahat ng lalaki kayang magtiis na lumayo sa tukso. Hindi lahat ng lalaki kayang magtiis sa laging pagkatalo. Hindi lahat ng lalaki kayang magtiis sa sabihin nating sitwasyon yung ganyan na mahirap. Kaya ipagpasalamat mo pag ang partner mo ay matiisin. Pag ang partner mo ay matyaga. Kapag ang partner mo ay hindi ka sinusukuan, mapagmahal pa rin sa'yo. Sapagkat kayo inspired, sinasabi ko sa inyong lahat ang katotohanan, purong katotohanan, buong katotohanan, na kapag ang isang tao ay matiisin sa'yo, ay pinapahalagahan ka niyan. Kaya dapat mong ipagpasalamat yan sa Panginoong Diyos at sa Kanya rin, ka-inspired. At ang panglimang bagay ka-inspired na dapat ipagpasalamat na ginagawa ng isang lalaki sa'yo is ang pag-uunawa niya sa'yo. Yes, Max, padyan ang panglimang bagay na talaga nang dapat mong ipagpasalamat sa Kanya at lalong-lalong sa Panginoon na binigyan Kanya ng isang lalaking maunawain. Dahil sa panahon ngayon, ka-inspired, lagi ko nababanggit yun sa panahon ngayon, ibang-iba na kasi yung ngayon sa dati. Hindi naman sa kinocompare ko, pero kitang-kita naman natin yung pagkakaiba. Di po ba? Dati yung mga lalaki, maunawain, nandiligaw pa nga ng taon. Di ba? Maunawain. Andyan pa yung talagang ano eh, di ba? Yung mga lalaki noon, pero ngayon, ibang-iba na kasi talaga. Mapalalaki, mapababa. Ibang-iba na. Yung pag-uunawa, parang nawawala na. Bakit nawawala yung pag-uunawa sa mga magkakarelasyon ngayon? Dahil sa pride. Mapapride na. Feeling nila sobrang gagwapo, sobrang gaganda na nila. Feeling nila napakaraming nagkakagusto sa kanila. Kaya inspired. Oo, nandyan tayo, gwapo ka. Gwapo ka, maganda kang babae. Gwapo kang lalaki, pero kaya inspired. Padamihan ba yun na nagkakagusto? Paramihan ba yung tagahanga? Dapat mong hanapin yung mga taong totoo sa'yo. Lalong-lalo na sa relasyon, yung taong magmamahal talaga sa'yo at magtitiis sa'yo, uunawa sa'yo. Maraming sasabihin gusto ka nila. Maraming sasabihin hinahangaan ka nila. Maraming sasabihin sasamahan ka nila hanggang sa dulo. Pero kukonti lang yung nagpapatunay na talaga namang taong handang manatili sa'yo. Kaya kapag nakatagpo ka ng isang lalaking kayang magtiis sa lahat, isang lalaking ka-inspired uunawain ng sitwasyon kahit mahirap, isang lalaking kayang magtiis sa mga pagsubok at problema, isang lalaking makakadamay mo sa iyong mga suliranin sa buhay, isang lalaking magmamahal sa'yo, isang lalaking iibig sa'yo, ano man ang harapin nyo sa kinabukasan, ka-inspired ipagpasalamat mo kapag ang boyfriend mo, kapag ang mister mo, ang asawa mo ay talaga namang inuunawa, hindi lang ikaw, pati ang sitwasyon ng inyong buhay. Ka-inspired kapag kaganyan ay napakaswerte mo dahil karamihan ng lalaki ay sumusuko din. Hindi lang sa sitwasyon, lalong-lalo sa ugali mo, siyempre. O sa lagi kayo nag-aaway. Kaya magpasalamat ka sa Diyos, magpasalamat ka sa Kanya. Dahil kahit na ano pa mangyari, ay nandyan pa rin siya. Nagmamahal, umiibig, nananatili, nagkikare, nagtitiis, at umuunawa, ka-inspired. So Max Spud, yun lang po. Maraming salamat Max Spud sa pagtapos po ng vlog na ito. Gusto niyo pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay subscribe na po Max Spud, click na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong i-upload na video.
Maraming salamat mga kasipalat, mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!